napapalaganap pa syempre yung ganda ng vinegar. Gaano ka ka-excited na in few months time you're getting married na? Ay, sobrang excited po. Sabi ko nga kanina, unti-unti na po namin kinukumpleto yung mga kailangan sa kasal po namin dahil siguro next year baka nandiyan na pag ready na talaga kasi right now meron din po kami inaasikasong business ni Edgar. So medyo marami pa na medyo busy pa kami ngayon pero paisa-isa naman eh talagang inaano namin yung detalye na kailangan perfect magiging wedding namin. May definite date na ba? Wala pa pero probably next year po talaga. Dream next wedding year. Like ano ba? Church wedding po kami. Gusto namin dalawa presents ni God sa union namin. So definitely church talaga. From the very start naman, yun naman din yung sabi namin. May mga napili na kayong Ninong at Ninang. Meron na rin po. Yes, actually si Mommy Ray ang una namin tinanong na maging Ninang din talaga dahil hindi siya iba sa amin. Grabe yung suporta niya. Miski siya actually very hands-on din siya sa wedding. Kasi di ba ang dami niyang inattend ng wedding. Lagi siya naging Ninang. So yung mga input si Mommy Ray na nakikita niya na kunyari hindi maganda kapag ganito kataas yung mga bulaklak mo. So sinasabihan niya kami, gumawa talaga siya ng GC. Parang nakakatuwa kasi mommy talaga siya sa amin. Personal lang ano. Oh yes po. May bahay na. Yes, actually yung nabili po ni Edgar yung buhang. Yun na yun. Yun na po yun. Kumpleto na, may mga gamit na may, kayo na lang dalawang kailangan. Yes, opo. Yes. Finally, ito na yung next year kasi 12 years na po kami. Oh. So yun na po. Kaya ayaw na namin pantagalin pa. Sabi ko dati 2026 pero ako rin mismo actually si Edgar lang din inaantay niya ako kung kailan ako magiging ready. Okay. So sa tingin ko ready na ako. Ready na. Sakto 30 years old na ako next year. So wala na akong kailangan pang antayin. Pero bukod ba sa excitement, meron ka ding fears getting married at entering a new chapter of siguro your life? Siguro hindi fears. More on worries lang na kapag baka nag-baby na ako, alam mo yun, baka same pa rin ba yung sure ako, mamimintay ko ba sure, mahirapan ako makapalik, yung mga ganong bagay. Pero may unang hirit naman, I guess, kasi alam naman natin, di ba, sila Miss Susie, sila Miss Slim, nagsibuntisa na yun lahat, pero still nandiyan pa rin sila, kahit na pumabuti sila, pumapasa sila. So, I guess, yung love naman sa akin na unang hirit, hindi mawawala yun. So, I'm happy na nandiyan din sila, na kahit, I'm sure, na kahit magbuntis ako, eh may uuwihan pa rin po ako. Pero napag-uusapan nyo na ni EA kung ilan ang magiging anak? Okay na po kami sa dalawa. Dalawa. Kahit ano, babae, basta lalaki, healthy. Babae, lalaki, basta healthy, yun po importante sa amin. Yung sa adjustment, meron ka rin bang takot na baka, syempre iba yung mag-boyfriend, girlfriend kayo, kaysa yung magkasama kayo sa bahay? Sa adjustment naman po, kasi ngayon pala nakikita ko na kung gaano kaalaga si Edgar. I mean, hindi kami tatagal ng 12 years kung hindi niya ako inaalagaan. And grabe, parang prinsesa ako. Ganon yung pinaparamdam niya sa akin na kahit na gaano kami ka-busy, ito, naoperahan ako pag wala siyang taping or after taping niya, diretso kagad siya sa hospital para magbantay sa akin. Doon pa lang, talagang pati yung parents ko nakikita kay Edgar na swerte ka kay Edgar kasi maalaga siya. Hindi ka, kunyari, hindi ka utos sa pusa. Talagang mamahalin talaga. Pero napag-usapan nyo na rin ba na after nakasal, tutuloy ka pa rin sa pagsushowbiz o mas gusto mong maging full-time mom? Ah, yes po, magtutuloy pa rin po ako. Hanggat kaya, hanggat gusto ng GMA ang service ko, hanggat gusto ng unang hirit nandun ako, tutuloy ko pa rin po hanggat may opportunity po nandyan. Ayoko i-close kasi para rin naman yun sa future ng magiging anak namin. Napag-usapan na rin ba ang honeymoon kung saan gagawin? Naku, madami! Ah, maraming madami plano? Madami po, nagulat kami kasi ang dami nagpe-pledge po. Ah, mga... Na mga ninong and ninang na gusto nilang sumagot ng honeymoon. Ayaw ko manang sabihin ko saan, pero nakakatuwa kasi, oh my gosh, ang dami. Doon ako natatakot, mas yun yung win-worry ko. Yung pain. Yung pain. Bakit? Kasi hindi. Alam mo, kung isipin yun. Yung happiness ang isipin mo, yung pain. Pili ko naman mapapalitan yun ang happiness. Oo, oh, paano mo ma-enjoy yun? Pain agad din iniisip mo. Nakakatawa naman, pero yeah, sa lahat ang sinasabi ko, natatawa din sila. Parang ka lang na-appendicitis. Kaya, mas masakit pa yung operasyon. Sabi ko nga, parang pag nagkaanak ako pag na-operahan, sobrang sakit pala. Diyos ko, bago lahat sa akin ko, first time. Kaya sabi ko,
yun, medyo kabado ako doon. Pero gusto niyo ni Edgar na magkaanak agad? Agad, yes, opo. Kasi 30 na po ako, ayoko manirapan. And then si Edgar din, 35 na siya. And then yung parents namin, nakakatuwa kasi both sides, but gusto na nilang magkaapo. So ayaw naman namin ipagkait yun. Ayaw na namin mag-antay din sila ng matagal. At syempre gusto namin makasama ng mas matagal yung mga anak na. Pero may mga friends ka naman na may asawa na. Na babae. Na yes. So, tinatanong mo naman sila tungkol doon. Yes. Ayun nga. Bakit, bakit pain ang iniisip mo? Yun nga. Nagtatawa rin sila sa akin. Ano ka ba? Parang ewa. Diba? Ganun sila. Pero kasi siguro dahil mababa yung pain tolerance ko talaga. So, sa mga injections, sa ano. Sorry na. Ayoko tawa na. Natatakot sa honeymoon dahil. Alam niya, Edgar, yung sinabi si Mami Raiden, hindi maghabulan pa kayo sa kaya, niya. So, ayun po. Ayun lang naman. Kailangan i-condition mo yung mind mo. Ayun, no. Kailangan ito maglasing muna, Chuck. Pero ano yung dream honeymoon niyo? Oh, gusto ko sa Switzerland. Oh, yun. At least, ano ka na. Naka, yung mindset mo may ganun na. Dapat ganun. Yes. Pero hindi naman kayo ngayon nagli-live-in, di ba? Bawal. Hindi, di ba? Talagang kasal. So, yung inputs ko po, unti-unti namin pumapayag si Edgar. Actually, wala na siyang pakialam kasi sa akin niya inaatasan. Ako inaatasan niya sa bahay na, sige, bahala ako kung ano gusto mo. So, taste mo yung makikita mo. Yes, ang itsura. Ano bang taste mo? Simple lang, basta malinis. Ayoko din naman na purong girly-girly. Gusto ko, ano, neutral lang. Yung may lugar pa rin si Edgar. Bukod kay Miss Ray, sino pa ang pinaka... Si Ninong Igan. Tinanong ko, Igan. Ah, okay. Ninong Igan. Maraming ninang sa unang hirit din. Attorney Gabby. So, yung iba, hindi pa namin official. May attorney na agad kayong ninong. Opo. May negosyante. Opo. Si Mommy Susan din po, natanong na po namin din. Sir Ivan din, natanong na namin. Pero yung iba, hindi pa po namin natanong. Thank you, baby boy. Pero ang wedding gown, sino gagawa? Sa Korea ko po siya bigay. Ikaw, nakita mo na? May idea ka na? Meron na po ako napuntahan. Nasukat ko na siya. Pero may nakikita pa akong bago. So, babalik ulit ako doon. Kasi gusto kong i-incorporate yung something na gusto ko talaga. Which is, my love for Korean culture, K-drama, K-pop. So, gusto ko, meron pa rin kahit papano na yung personal, something special sa wedding ko. So, yeah. One of K-pop and the combination ng K-drama. K-drama. Yung Korean culture, sobrang love ko kasi yung Korea. So, gusto ko may something na Korean sa wedding ko. Which is yung wedding gown ko, doon ko po siya bibili. So, talaga pag sinabing si Shaira lang may karapatang magsuot ng white wedding gown, di ba? How much? How expensive? Ayoko na mong magana ng digits, pero... Kaya naman. Hindi ba na siya si EA doon? Ano sabihin mo na? Hindi, support po siya. Support talaga siya. Kung saan ako masaya, yun po siya. Pero Shaira, ito ba yung dream wedding? Dream, yes po. Ah, talaga? So, binibigay talaga ni EA yung pangarap mong... Yes. So, very expensive, very... Hindi, ayaw naman ang super expensive po. Dito po gagawin. Ayoko po ng mahal masyado. Importante sa akin yung family, yung sincerity, yung solemnity ng kasal. Siyempre, ano, nandyan pa rin si God. So, yung mga bonus na lang ang mga pupunta po para masaksihan po yung pag-iisang give po namin. Pero ayaw namin ng bongga. Ako, personally, ayaw ko ng bongga. Pag gusto ko parang intimate lang. Yes, intimate wedding lang po talaga. Okay, thank you.